magkano nga ba talaga ang aabutin ng sipag mo? Magkano nga ba ang natitira sa sahod ng mga nurses dito sa Finland? Hello guys! Welcome to my channel! It's me again, Irene. I'm a nurse living here in Finland for almost 8 years now. I live here with my family, with my husband and 2 children. Today guys, let's talk about the salary of a nurse, nurse assistant, practical nurse, and a hospital nurse in Finland. Ang first na vlog ko ay sahod ng nurse sa Finland. Gusto kong gumawa ng update kasi may konting changes lang naman sa mga sahod ng nurses dito sa Finland. So, yun, gawan natin ang update. So, disclaimer guys, hindi ako expert. Ito ay based sa experience ko at sa mga pinagtatanungan ko din ng mga nurse assistant, practical nurse, and hospital nurse currently dito sa Finland. So, meron tayong mga update. I just want to tell you guys that the salary of a nurse here in Finland is affected by many factors. Like, for example, it is affected by how many years of experience you have, your location, and how many percentage you are doing at work. So, because yung iba, nagwo-work lang ng mga 80%, lalo na yung mga estudyante natin na nurse, ganon. So, yun, maapektuhan talaga yung sahod mo pag 80% lang yung ginagawa mong trabaho. Kasi nga, kailangan mong mag-aral. So, yung mga ganon. So, maapektuhan. Pero, yung general lang, sasabihin ko sa inyo, kung magkano nga ba yung sahod ng mga nurses dito, generally. So, ipakita ko sa inyo ng mas clear. Nurse assistant, hoiva avustaya. Ang basic pay ay 1,900 euro. Minus tax na mga 400 euro. Ang matitira ay 1,500 euro. Plus bonus o lisaraha na nag-range mula 200 to 600 euro every month equals ang total take-home ng nurse assistant ay 1,700 to 2,100 euro every month. Ito ay 100,000 to 124,000 pesos, kung 59 pesos ang palitan. Practical nurse, o lahi hoy taya. Ang basic pay kada buwan ay 2,100 euro. Minus yung tax na mga 400 euro, ang matitira ay 1,700 euro. Plus yung bonus, o lisaraha, na nagre-range mula 200 to 1,000 euro. Kada buwan. Depende kung gaano karami ang ginawa mong mga overtime at mga double pay. Ang total na pwedeng kitahin ng practical nurse ay 1,900 to 2,700 euro every month. Ito ay 112,000 to 159,000 pesos. Hospital nurse, registered nurse, o sairan hoitaya. Ang basic pay ay 2,700 euro. Minus yung tax na mga 500 euro. Ang matitira ay 2,200 euro. Plus yung bonus o lisaraha na nagre-range mula 200 to 600 euro every month depende sa overtime. Ang total na pwedeng kitahin ng isang registered nurse o isang sairan hoitaya ay 2,400 to 2,800 euro every month. Ito ay 141,000 to 165,000 pesos. Here's my estimation of the monthly expenses in Finland. Rent, 300 to 600 euro. Food and groceries, 200 to 300 euro. Electricity, water, internet, home insurance, 100 euro. Transportation, depende kung nasan ka, 0 to 100 euro. Others, shopping, travel, etc., 200 euro. So, ang total na gastos every month ay mga 800 to 1,300 euro. O sabihin natin ang average ay 1,000 euro. Balikan natin ang mga sahod ng mga nurses kada buwan sa Finland. Ibawas natin ang average monthly expenses na mga 1,000 euro. Ang matitira o ang pwede mong maipon ay ang nurse assistant ay pwedeng makaipon ng 700 to 1,100 euro o 41,000 to 65,000 pesos. Ang practical nurse ay 900 to 1,700 every month. Ito ay 53,000 to 100,000 pesos. Ang registered nurse naman o sairan hoitaya ay may 1,400 to 1,800 euro every month. Ito ay 82,000 to 106,000 pesos. Paalala guys, ito ay isang estimation lang at depende sa mga ginagastos ng bawat tao. Tandaan na habang tumataas ang sahod, tumataas din ang tax.
o ang kaltas, pati ang mga gastusin. Napansin nyo guys, mas mataas na talaga yung mga bonus ngayon, nowadays, dahil dyan sa halutus raha. Kung saan, kahit day off mo, kung tinawag ka nilang mag-duty, bibigyan ka nila ng 50 euro, nagre-range siya ng 50 euro to 150 euro. Tapos, syempre, iba pa dyan yung double pay pag Sunday, 40% na additional pag gabi kang nag-duty or night shift, tapos 25% pag Sabado, tapos 15% pag hapon ka nag-duty. So, may mga additional yan. Yun yung mga lisaraha na sinasabi natin. Kasi, yun nga, kahit nga yung mag-change ka lang ng shift na pwede kang bang mag-morning shift ngayon instead of afternoon shift, bigyan ka agad ng halutus raha yan. Bigyan ng halutus raha yan, ganyan. Ganun sila ka-generous sa halutus raha ngayon. Kasi no choice sila eh, walang magtatrabaho. Kung hindi ka bibigyan ng halutus raha para mainganyo kang magtrabaho, mahirap magtawag ng empleyado. Kaya meron silang halutus raha ngayon. Ayan, so tinodo-todo ko na yan. Kasi pinapakita ko lang lagi sa inyo na yung konti lang yung matitira para hindi kayo mag-expect na sobrang taas. Pero actually, kung talagang masipag ka dito, talagang pwede naman, pwede, at matipid ka, pwede naman talaga na makaipon ka din. Pero yun nga lang, kahit na matipid ka or kwan, mababurn out ka din kung hindi ka gagastos para sa sarili mo. Syempre, magta-travel ka, ganyan, bibili ka ng mga personal na, yung mga, kumbaga, yung mga pinangarap mo noon na hindi mo kayang bilhin noon. Kailangan mong i-reward din yung sarili mo. So, yun. So, yun lang guys for today. And sana na update ko kayo tungkol sa salary ng nurse dito sa Finland. Depende talaga yan. And syempre, mga tao dito and sa lahat naman ng lugar, ang salary ay very personal na bagay yan. So, hindi mo basta-bastang matatanong yan sa bawat tao. Kasi sa kanila lang yun eh. Pera nila yan. Hindi nila isa-share. We respect that, of course. We understand that and we respect that. Yun lang. So, nagbibigay lang ako ng estimation ng pwedeng kitahin dito. Para hindi naman laging walang natitira. Sa totoo lang, maraming mga nakatira dun sa province na smaller town, yan, na may mga ipon din talaga. May mga ipon. And, syempre, hindi rin naman nila ma-share kasi hindi very personal nga, katulad ng sinabi ko. Very personal ang mga salary, mga about pera, money matters, very personal yan. So, kung nag-iisip kayo kung Finland ba or other country, syempre, decision nyo yan, kung ano yung priorities nyo din. So, that's for another vlog and sana ay at least makatulong ito para medyo mas maliwanagan kayo kung magkano nga ba talaga ang aabutin ng sipag mo. Yun. So, that's it guys for today and remember guys, you only live once. So, enjoy life. God bless and take care. See you on my next vlog guys. Bye-bye. Get up, stretch my legs.